Hello everyone. Hello, hello. Okay, naka-mute pala ako. Narinig ba ako? Hello po? Narinig ba ako? So, please comment po ng hearts if narinig po ako ng maayos. And then, nakikita po ba yung screen ko? Alright? Nakita po ba yung screen ko? Paki-chat naman, no? Paki-chat naman ng hearts dyan. Alright. So, magsa-start po tayo at exactly 6:47. Okay, kahit wala pa tayong audience kasi magsa-start na talaga tayo. Kasi for 1 hour lang tayo and then may klase pa ako later. Okay, so comment hearts if magsa-start na po tayo. Comment hearts if naririnig ako ng mabuti. Okay, let's wait po muna. Okay, wait po muna tayo ha. All right. Standby muna dyan. Okay, so hello, hello, Charlotte Domdom. Okay, kumusta po kayo this evening? All right. All right, so kumusta? Okay, narinig naman, no? Okay, so narinig ko yung boses ko dito. All right, so we will start now. Because it's already 6:48. Okay, so again, my name is Jericho Matutina, or you can call me Sir Echo. All right, so we will have a professional education lecture for this evening. Okay, so if you want to share this live, okay, please share to your friends na magtitake ngayong March 2024. All right, so very easy lang ito for 1 hour lang. Okay, maybe we can tackle 10 questions, okay, for professional education. Okay, so now we will start now, okay, para wag na nating patagalin pa. No, number one na po tayo today, okay? So which one does not belong when we are talking about authentic assessment? Okay, so number which one does not belong when we are talking about authentic assessment? Okay, so pag sinabi kong authentic assessment, ito po yung like real world talaga. Okay, saan dyan yung hindi kabilang? Okay, is it real life, direct evidence, student structured, or selecting a response? Okay, pakisagot. Alright, pakisagot guys. Okay, hello, hello, Rosalyn Balaba. All right, so okay, saan dito? Okay, saan dito yung hindi kasali? Okay, so very good, no? Ang hindi kasali po is letter D po, selecting a response. Okay, so may dalawa tayong assessment, okay? Traditional and authentic. Okay, pag sinabi kong authentic real world, pag sinabi kong traditional, okay, nandito po yung mga multiple choice, no, matching type, yung essay, okay? Nandyan po siya sa traditional assessment.
okay? Na pag sinabi kong letter D, selecting a response, kapag may i-select ka na response, that is traditional. Okay? So ang opposite po ng selecting a response is constructing a response. Anong opposite? Is performance task. Okay? Now, kung si selecting a response is a traditional, si performing a task is authentic. Okay? So, kaya, hindi kasali sa authentic si selecting a response kasi traditional siya. Nakuha? Alright? Nakuha ba? Hello, Balaba, Rosalind. Belated Happy Teacher's Day, Sir Ako from BTLED. HE4-7. Okay, hello po. Thank you so much ng mga students natin sa City of Maine. Okay, thank you so much sa panonood natin ngayon. All right. So let's have the difference, no, between traditional and authentic. Okay? Traditional, you select a response. Okay? Authentic, you perform the task. All right? Pag sinabi ko namang traditional, contrived siya, meaning copycat. Okay, again, traditional is contrived, meaning copycat. Authentic means real life, real world. Nakuha. Okay, so sa traditional din, nagre-recall ka lang. Okay, nagre-recognize ka lang, nagre-recall ka lang sa mga information. Si authentic everyone is nagko-construct ka, nag-a-apply ka sa knowledge mo. Okay, so pag sinabi kong traditional naman, this is teacher. Okay, teacher-centered, teacher-structured. Authentic is student-structured. Okay, and si traditional is indirect evidence and si authentic direct evidence. Okay, na pag sinabi kong indirect evidence, hindi siya direct. Okay, traditional kasi kapag gusto mong makita yung evidence, di ba, indirectly siya. Okay, indirect siya. Bakit? Okay, kasi dapat i-check mo muna yung papers, di ba? So, bago mo makita yung result ng papel, di ba? Kasi yung traditional is multiple choice, di ba? Yung mga matching type. So, bago mo makita yung evidence ng learning ng bata, i-check mo muna. Kaya indirect siya. Hindi siya makikita agad, di ba? Kapag sinabi kong authentic naman, direct evidence siya kasi you perform the task. So sa pagpa-perform sa task ng mga students, makikita mo agad yung learnings nila. Alright? Okay, yan po yung difference. Oh, so I hope nakuha, ha? Okay, na pag sinabi kong real life, saan siya? Authentic, traditional. That is authentic. Okay, pag sinabi kong student, structured. Okay, authentic. Pag sinabi kong direct evidence, authentic. Okay, pag sinabi kong real life, okay, authentic. Pag sinabi kong contrive or copycat, that is traditional. Nakuha? Alright, thank you so much. Now, let's have number two. Okay, number two naman tayo. In selecting a good performance assessment task, this one should be considered when you want the task to measure multiple instructional outcomes. Okay, so ang ating keywords dito is measure multiple, okay, instructional outcomes. Pag sinabi kong multiple, meaning marami, okay, maraming outcomes ang ma-measure niya. Is it scorability, fairness, authenticity, or multi-foci? Okay, so may keywords na tayo sa question. Okay, sagot natin. Okay, wag nang nating patagalin pa. Pag sinabi kong multiple instructional outcomes, marami. Di ba? So, multi-foci. Okay, letter D po ang sagot natin dito. Okay, so sa mga bago pang nakasali sa ating live, okay, paki-comment naman yung pangalan nyo. I-shoutout natin ito. No, di ba? I-shoutout natin yan. Okay, baka may nagwa-watch, okay, coming from City Maine, no, ng mga students namin. Okay, hello po. Welcome po sa ating YouTube channel. Alright, so now, let's discuss po sa 7 criteria, okay, sa pag-seselect ng performance assessment task. Okay, now, number one po natin is authenticity. Okay, pag sinabi kong authenticity, meaning real, dapat authentic, dapat totoo. Okay, so the task must be similar to what students might encounter in the real world. Okay, kaya kung ano yung ibibigay mo na performance task, dapat similar siya sa real world, okay, na mga pangyayari.
para makaka-relate si student. Nakuha? Kinakuha ba? Alright, nakuha naman. Now, pag sinabi kong feasibility. Feasibility meaning the task is realistically implementable. Okay? Pag sinabi kong implementable, dapat mag-base tayo sa kanyang cost, sa kanyang space, sa kanyang time. Okay? For example, nagbibigay ka ng performance task ni student. Okay? Yung performance task na binigay mo is dapat need siya ng malaking oras. Okay? Need siya ng maraming oras. Pero, wala na kayong time. Okay? Patapos na yung semester. Okay? So, magbibigay ka pa ba? So, hindi na. Okay? So, dapat, pag sinabi kong feasibility, mag-i-implement ka ng task and then mag-base ka or tignan mo yung mga factors, okay, sa time, sa cost, di ba? So hindi ka naman magbibigay ng performance task kapag very costly siya. No, dapat practical ka. All right? Okay, yung ma-afford mo lang, di ba? Yan po iyon. Now, pag sinabi ko namang 3, generalizability, meaning the task should be generalize sa mga comparable tasks. Okay, dapat siya ma-generalize to comparable tasks. Meaning, magagamit mo yung knowledge mo sa isang task sa ibang tasks na similar. That is generalizability. Nakuha? Okay, nakuha naman. Okay, na pag sinabi kong fairness, the task is fair to all students regardless of their social status or gender. Okay? So, kahit, for example, yung task mo is magluluto sila ng adobo. Okay? Pero meron kang mga Muslim na students. Okay? So, i-exempted mo ba sila? Hindi. Okay? Dapat magbibigay ka ng task. Okay? Dapat silang lahat magpe-perform. O kahit yun yung religion nila. Kasi para fair. Okay? Para fair naman. Alright? Now, pag sinabi kong teachability, dapat daw yung task na ituturo natin, mamamaster ni student. Okay? Dapat developmentally appropriate. Okay? Para mas mamaster nila ng madali. Okay? Yan po yung teachability. Dapat mamaster nila. Dapat yung task is developmentally appropriate. Okay? Dapat ka-level lang sa development ng student. Yung task, hindi masyadong difficult, no, yung task. Dapat mamamaster ni student. Yan po iyon, ha? Okay. Now, let's go sa multi-foci. Okay. Pag sabi yung multi-foci, the task measure multiple instructional outcomes. Okay? So, ang ating keywords dito is multiple. Okay? Multiple instructional outcomes. So, multi-foci po yan. Okay? And then, the last one, scorability. The task can be reliably and accurately evaluated. Dapat ma-evaluate natin siya, yung task. Alright? Yan po yung 7 criteria, ha? Now, let's go back sa question. Okay? Bakit multi-foci ang ating sagot dito? Kasi meron tayong keyword na multiple instructional outcomes. Nakuha? Alright? Multiple. Okay? Marami. Okay? Okay lang naman yung marami, pero wag naman yung maraming jowa. Baka maubusan kami. Dapat isa-isa lang. Di ba? So, dapat isa lang yung jowa mo. Huwag ng dalawa. Ibigay mo sa akin kasi wala ako. Huy! Okay, now let's go to number 3. Okay. This is a type of rubric that provides one score only. Okay, one score only to describe the overall performance or quality of work. Okay, pag sinabi kong one score only, okay, ano ito? Anong tawag sa type of rubric? Okay, ang sagot, pag one score lang, that is holistic rubric. Okay, oh, nandito si Mary Joy Anhao. Okay, hello Mary Joy Anhao. Okay, student ko ito sa assessment. Alam kong alam mo ito. Diba, sana hindi mo nakalimutan itong topic na ito. Alright, so pag sinabi kong one score, holistic po yan. Alright? Pag sinabi kong analytic kasi, marami kang dapat i-score, di ba? So, kung pag holistic ka, holistic yung gagamitin mo, one score only. Okay, now, pag sinabi kong, anong rubric yung gagamitin mo kapag wala ka ng time? Kasi magbebe time ka na. Okay, ano yung gagamitin mo? Alright? Holistic, analytic, wala ka ng time. Holistic yung gagamitin mo. Okay, kapag marami ka pang time, alright, so anong gagamitin natin? Analytic or holistic? Okay, pag marami ka pang time, analytic, holistic, analytic yung gagamitin natin. Nakuha. Okay, now, saan sa dalawa ang pinaka-ideal? Okay, holistic or analytic? Pinaka-ideal. Ang sagot,
ang sagot, analytic. Okay, kasi yung analytic, guys, madedetermine natin yung specific weakness and strength ni students. Alright? Yan po iyon. Ha? Alright, pinaka-ideal siya yung analytic. Okay, now let's go to number four. Okay, let's go to number four. It consists of declarative statement that one has to mark true or false, right or wrong, correct or incorrect, yes or no, fact or opinion, and the like. Okay, now please look at the question. Okay, ang example dyan is true or false, right or wrong, correct or incorrect, yes or no, fact or opinion. Okay. Ano po ito? Ano po ang ating sagot dito? Okay, dalawa lang ba yung choice dyan? Right or wrong? True or false? Sagot natin, binomial choice. Okay, very good. Pag sinabi kong binomial choice kasi, dalawa lang yung choice natin. Okay, true or false? Right or wrong? Okay, amazing. Alright? Na pag sinabi kong multiple choice, ilang choices yan? Apat, no? Apat yung choices dapat ng multiple choice. Ang matching type. Ang matching type. Ilan yung choices kapag 10 yung question. Okay, so kapag 10 yung question sa matching type, yung choices natin dapat, guys, is more than 10. Okay, dapat 11 or 12 para meron tayong distractors. Nakuha? Pag sinabi kong distractors, dapat sila yung magde-distract sa mga students or sa mga takers para hindi nila makuha yung tamang sagot agad-agad. Okay? So, ang matching type, kapag may 10 questions, dapat may 11 na choices. Okay? Para may distractor pa rin. Okay? Very good. Alright. Yan po iyon. Okay? Na makikita po natin dito, okay, ito po yung mga selective type, okay, ng mga exam. Okay, pag sinabi kong selective type na exam, merong mga choices. May i-select ka na choices. Okay, for example, multiple choice, may i-select ka ba? A, B, C, D. Okay, very good. So, sa selective type siya. Yung true or false, may i-select ka ba? Meron. True or false, di ba? So, selective type siya. Nakuha? Alright. And then, si matching type, may i-select ka ba? Meron. Okay, kasi may choices tayo dito sa column B. Okay? So always remember po, pag sinabi kong matching type, dalawa po ang ating column dyan. Okay? Column A and column B. Okay? Na pag sinabi kong column A, nandito po yung mga questions. Okay? Pag sinabi ko naman column B sa matching type, nandito yung mga options natin. Okay? Now, i-question po ito ng board exam. Okay? Sa anong column daw, makikita natin si options. Sa column A, sa column B, sa column B. Okay? Very good. Good job. Alright. Amazing. Now, let's have number five. Okay? An essay test that allows the students to select any factual information that they think is pertinent. Okay? Pag sinabi kong pertinent, meaning relevant, to organize their answers in accordance with their best judgment. Again, select any factual information. Okay, so ang ating keywords dyan, we allow the student to select any factual information. That is extended response. Okay, extended response. Okay, pag sinabi kong extended response, pwede siyang ma-extend. Okay, so meaning, si student, siya yung mag-think kung ano yung i-relate niya sa main topic kasi pwede niyang i-extend ito. Alright? So, ang opposite po ng extended response na essay is not extended or non-extended. Okay, pag sinabi kong non-extended, si teacher po yung masunod. Okay, so dapat kung anong ipapasulat ni teacher, ito lang dapat makita niya sa sagot ni student. Okay, pag sinabi kong extended, pwede niyang mag-add. Okay, any relevant information na related sa topic. Yan po yung extended. Alright? Sir, ano naman yung restricted? Ang restricted po, the same as not extended. Okay? How about yung limited, sir? The same pa rin sa not extended. So, meaning yung B, C, and D, the same thought lang siya. Okay? Yung naiba, si letter A. Nakuha naman. Alright, now let's go to this one. Okay? So, pag sinabi kong essay, guys, pag sinabi kong essay, again, meron siyang two types, no? Restricted and extended. Alright? So, pag sinabi ni teacher na, please write 100 words only. Okay? 100 words only, meaning, ni-restrict ka ni teacher na 100 words only yung dapat isulat mo. Bawal kang mag-add ng another 50 words. Okay? That is restricted. Okay? Na-restrict ka sa 100 words only.
Alright? So kapag walang sinulat si teacher, okay? That the teacher allows the student to include, no? To include mga concept na related naman sa topic. So pwede siyang mag-add, no? That is extended. Alright? That is extended. Nakuha? Alright. Very good. Now, let's have number 6. Okay? In this projective technique, an individual is given a clue or hint and asked to respond to the first thing that comes to mind. Okay? So, bibigyan ng clue or hint yung student and then they need to respond, they need to reply kung ano yung first thing that comes to their mind. Is it word association, expression technique, construction techniques, or completion test? Again ha, bibigyan siya ng clue or hint ni teacher and then kung ano yung in a word na first that comes to the student's mind, yan po yung isasabihin niya. Okay, ano po ito? That is word association test. Okay, word association test yan. Okay, tawag dyan. Okay, now please answer number 7. Okay, word association test po yun ha. Kapag magbibigay ng hint si teacher and then kung ano yung first na nag-come up sa mind ni student, yan po yung sasabihin niya. Okay, yan po yung word association test. Okay, now, next question. This is more or less like completion test. Okay? Para daw siyang completion test. Iko-complete mo. So, they can give you a picture. Okay? Bibigyan siya ng picture daw. And you are asked to write a story about it. Okay? So, bibigyan ka daw ng picture. And then, the teacher will tell you na mag-create ka ng story based sa picture na binigay niya. So the initial structure is limited and not detailed like the completion test. Okay, no ito, magbibigay ng picture and then ikaw yung magbibigay ng story o mag-create ng story. Okay, ito na ba 'yon? Ito na ba yung construction technique? Okay, very good. Construction techniques ang ating sagot. Okay, pag sinabi kong construction techniques, ikaw yung nagko-construct ng story. Okay, kasi binigyan ka ng picture. Nakuha? Okay, nakuha ba? Okay, no, pag sinabi kong bibigyan ka ng hint and kung ano yung word na that comes to your mind, yun po yung sasabihin mo. Okay, nawala na po tayo. Okay, so
Hi guys, okay, nagbabalik na po tayo ngayon. Okay? Okay, narinig po ba ako? Paki-chat nga diyan. Okay, thank you so much po. Gabinete Kylene Justin. Okay, hello Teacher Echo. Good evening po. Belated Happy Teacher's Day po, sir. God bless you. Okay, thank you so much. Kylene, okay, future top notchers po ay mga nandito. All right. So anyhow, okay. Okay, correct ka diyan. And how Mary Joy. Okay, so balaba, okay, nagbabalik po tayo, no? Hindi po tayo mawawala, hindi parehas ng isa dyan, Char. Okay, yes po sir, narinig po namin. So pagpasansyahan po natin, ha? Okay, pagpasansyahan po natin. Alright, so wala po tayong masyadong audience ngayon kasi hindi natin na-inform agad yung mga audience natin na magla-live tayo. Okay, so let's start na. Okay, let's start na po tayo. Okay, so now pag sinabi kong psychological tests, okay? Okay, nandito po tayo. We have number one, projective tests. Okay, pag sinabi kong projective test, isa po siya sa mga psychological tests, okay? Na nag-use siya ng image in order to evoke responses from a subject and reveal hidden aspects of the subject's mental life. Okay, gusto niya ma-reveal yung mga hidden, no, sa mental life ng isang subject. Okay? So nag-use siya ng image para makaka-respond sila. And then, mag-base sila sa response ng subject para ma-understand nila yung mental life ng subject. Nakuha? Yan po iyon. So, ito po yung mga projective tests. Again, pag sinabi ko kanina, pag sinabi kong word association test, magbibigay ng clue or hint, di ba? And then, kung ano yung first na nag-come up sa mind ng student, yan po yung isasagot niya. Okay? And then, yung completion test naman, ang completion test po, the respondents or the subjects are asked to complete an individual sentence or story. Okay? So, hindi complete yung story, sila yung magko-complete ng story. That is completion test. Nakuha? Alright. So, pag na-complete nila, yung mga nilagay nila doon nilagay nilang idea doon sa incomplete na story, ito po yung basihan sa isang teacher or isang psychologist kung ano yung sinusulat nila doon kasi mare-reflect yung attitude nila and yung state of mind. Okay? Yan po iyon. Na pag sinabi kong construction techniques, ito po yung magbibigay ng picture and they will ask to write a story about the picture. Okay? Yung expression technique naman, okay, from the word expression, okay, the people are asked to express the feeling or attitude of other people. Okay? Again, basta may word na express, expression techniques. Nakuha? Okay, nakuha naman. Now, let's have number 8. True or false items are typically used to measure the ability to identify whether or not the statement are correct. All right. Now, this form of alternative choice, two choices plus a conditional completion response. Okay, medyo very difficult yung question. Okay. Now, ang question lang naman, ano daw yung type of true or false na may conditional? Okay, pag sinabi kong conditional, may if. Okay, so for example, true or false. Kapag true yung pinili mo, okay, dapat i-explain mo kung bakit true. Okay, why true? Explain, yan po yon. So anong type of true or false yan? Anong tawag? Tawag po niyan is compound true or false. Nakuha? Compound true or false po yung tawag niyan. Kapag dapat i-explain ni student kung bakit true at kung bakit false yung sagot niya. Nakuha? Okay, ito po yung mga three forms of true or false, guys. Okay, so makinig na mabuti. Pag sinabi kong simple, it consists of only two choices lang. Okay, dalawa lang. True or false. And you don't need to explain bakit true yung sagot mo. That is simple. Okay? Pag sinabi ko namang complex, more than two choices. Okay? Hindi lang true or false. More than two siya. True, false, maybe. Okay? May maybe na.
So, kapag tatlo na, more than two, complex yan. Okay? Na pag sinabi kong compound, okay, may two choices lang, true or false, and then may conditional. Pag sinabi kong conditional again, may explanation. I-explain mo kung bakit yan yung choice mo. That is compound. Kaya yung answer po natin doon is compound. Okay? Kasi may conditional nyo na kinakuha naman. Okay. Now, ito po yung example, no? Example po. Paki-visualize naman. So, number one, yan po yung simple. True or false lang. Yung complex, true-false opinion. And compound, true-false. And then, my question mark. Okay? My conditional. Pag sinabi kong conditional, my word na if. Okay? If the statement is false, what makes it false? Ganun. Yan po yung compound. Nakuha. Okay, nakuha naman. Now, let's have number 9. Okay, let's have number 9. The purpose of criterion-related validity is to describe the future performance. Okay, from the word future. Okay, kung ano yung score natin ngayon. Okay, madedetermine ba ng score natin ngayon yung future natin na score? Okay, for example, pre-board exam. Yung pre-board exam, okay, iti-take natin yan sa ating review center. Yung pre-board exam, guys, kapag pumasa ka doon, okay, may possibility na papasa ka sa board exam, sa actual board exam. Ang sagot po natin is predictive, okay? Nakaka-predict siya. Alright? Predictive yan. Okay? Nakuha? Predictive. Very good. Okay? Now, pag sinabi kong validity, pakisulat dyan validity, it measures what it intends to measure. Yan lang po yung ating keywords dyan. Ha? It measures what it intends to measure. Yan lang po yun. Okay? And then, we have face validity. Pag sinabi kong face validity, it is done by examining the physical appearance of the exam. Okay? Titignan natin yung face ng exam. Okay? Meron bang mga errors or wala? Okay? Yan po yung face validity. Okay? Yung content validity naman, it is done through a careful and critical examination of the objective. So, dapat daw align yung objectives natin sa ating content na ituturo. Okay? And then, dapat daw kung ano yung i-exam ni teacher, kung ano yung ibibigay na exam ni teacher, dapat na didiscuss niya. Okay? Yan po yun. Okay? Kasi minsan yung student natin, no, magre-reklamo sila, hindi naman diniscuss ni teacher to, bakit lumabas sa exam? Okay, so kapag ganyan po yung nangyari, walang content validity po yan. Nakuha? Okay, nakuha. Alright, now pag sinabi kong criterion-related validity, it is established statistically such that a set of scores revealed by the measuring instrument is correlated with the scores obtained in another external predictor. Okay, so ang ating keyword lang dito is i-relate lang natin. Okay, i-relate natin yung score. Yun yung criterion-related validity from the word related. Okay, i-relate natin. Okay, yan po yun. And then, it has two purposes yung validity. Okay, ang sagot po natin kanina is predictive. Okay, it describes the future performance. Alright? And then, yung concurrent naman, it describes the present status. Okay, again, ito lang po yung keywords natin. Pag concurrent, current. Okay, present. Predictive, future. Okay, nakuha? Okay, nakuha. Alright. Now, let's have construct validity. Pag sinabi kong construct validity from the word construct, okay, validity is established by analyzing the activities and processes that correspond to a particular concept. So, it is established statistically by comparing psychological traits or factors that thematically influence scores in a test. Okay, construct. All right, established by analyzing the activities. All right, and then convergent helps to establish construct validity. So magkakasama po sila. Okay, yung convergent, it helps to establish construct validity when you see two different measurement procedures. Okay, kapag may nakita ka na two different measurement, okay, gagamitin po natin yan, convergent. Okay, para mag-converge. Okay, nung divergent naman, it helps to establish construct validity by demonstrating that the construct you are interested in is different from other construct. So, dapat different siya. More divergent. Hindi siya the same sa another na mga construct. Okay, nakuha? Okay. Okay.
So number 10. These are the several, okay, test characteristic that will affect reliability exam. Okay, ano po yung hindi? Ang hindi kasali sa mga characteristic ng test, okay, na nakaka-affect sa reliability. Okay? Pag sinabi kong reliability, pakisulat saan? Consistency. Again, reliability, consistency. Ang sagot natin, hindi po kasali si ambiguity. Okay? Ay, hindi po kasali si ambiguity. Okay, pag sinabi kong ambiguity, guys, ang ibig sabihin yan, different po. Different meaning. Okay? Nakakalito kasi kapag yung isang sentence, different yung meaning na mai-interpret ni student. Okay? Kaya sila nagkaka-incorrect, no, sa kanilang mga sagot. Okay? Ambiguity. Yan po iyon. Okay? Pwede siyang two interpretation. Okay? Dalawa yung interpretation ng student. Okay? So, nalilito siya. Nako-confuse siya kung ano yung tamang interpretation. Ano yung tamang meaning. Okay? Alright. Yan po yung ambiguity. Okay? So, ito lang po yung mga characteristic, no, na nakaka-affect sa reliability. 5 lang po sila. Okay? Pakisulat po. Test length, spread of scores, item difficulty, item discrimination, and time limits. Okay? Sila po yung several test characteristic that affect reliability. So, hindi po kasali. Okay? Hindi kasali si ambiguity. Sila lang po yung 5. Okay? Alright. Okay. Now, let's have the next one. It refers to the centermost. Okay? So, nakita mo na yung word na centermost. Okay? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Okay? That is median. Okay? Centermost. Median yung sagot. Nakuha? Okay. Now, let's talk about the mean. Okay? Pag sinabi kong mean, ito ba yung average? Okay? Average yung mean. Okay? Homogeneous ba siya? Okay? Homogeneous siya. Okay? So, hindi pwedeng gamitin daw. Okay? Makinig na mabuti. Hindi pwedeng gamitin si mean kapag may extreme scores. Okay, pag sinabi kong extreme scores, ito po yung score na naiba sa set of data. For example, 1, 2, 3, 99. Again, 1, 2, 3, 99. Yung extreme scores dyan is 99. Okay, kapag may ganun, may isang score na naiba sa set of scores, bawal gamitin si mean. Nakuha. Okay? Most extreme scores. Okay? Now, sir, kapag hindi pwedeng gamitin si mean, ano po yung gagamitin natin kapag may extreme scores? Ang gagamitin natin kay si median. Okay, nakuha? Kapag may extreme scores, si median yung ating gagamitin. Okay? Kasi most reliable siya kapag may extreme scores. Okay? So, paano po natin kukunin si median, sir? Okay, sabi mo, si median is centermost. Okay? So, i-arrange natin. Okay, for example, bibigyan ka ni teacher or bibigyan ka ni PRC ng set of scores. Okay, so hindi siya na-arrange. So ito po yung arrangement niya. 1, 3, 2, 4. Okay, 1, 3, 2, 4. So hindi siya arrange. I-arrange mo muna siya. 1, 2, 3, 4. And then, kung ano yung nasa gitna, yan po yung median natin. Okay, so please makinig. Kapag dalawa po yung nasa gitna, i-add mo yung dalawa and then i-divide mo siya by 2. Yan po yung median natin. Nakuha? Okay, nakuha naman. Na pag sinabi kong mode, ito po yung bumabalik-balik. Okay, bumabalik-balik. For example, 1, 2, 2, 3. Okay, saan yung mode dyan? Yung 2 kasi twice siyang bumalik. Okay, yan po yung mode natin. Okay, yung frequently occurring. Can have more than one value. Nakuha? Okay. Okay, na pag sinabi ko, please sagot-sagot kayo dyan. Okay, sagot-sagot kayo ha. 7 million. Okay, average. Mean, median, mode. Average. Mean, median, mode. Sagot. Average, that is mean. Okay, very good. Na pag sinabi kong middle, most. Middle, most. Sagot natin. Okay, median. Pag sinabi kong most frequent. Most frequent. Okay, very good. Mode. Okay, now, it should not be used when there are extreme scores. Okay, hindi siya pwedeng gamitin kapag it's mean. Okay, very good. Now, pag sinabi kong when there are extreme
scores I got, that is median. Okay, amazing. Now, pag sinabi kong most reliable siya kapag may extreme score. Okay, median. Very good. Now, pag sinabi kong this, hindi siya reliable kapag sagot. Okay, very good. Mean. Okay, wow. Palakpak ka naman. Ang galing ni Lord Kelvin. Okay, Lord Kelvin, taga saan ka po ba? Magtatap not sure ka ba? Alright, okay. Okay, sumasagot si Ann Howden. Okay, and si Balaba. Okay, very good, no? Amazing. Okay, now please answer this one. Okay, so we are talking about the mood, no? Ang mood kasi, guys, okay, makinig na mabuti. Yung mood, everyone, meron siyang four types. Okay, unimodal, bimodal, trimodal, and multimodal. Again, uni, bimodal, trimodal, multimodal. Kuha. Okay, now please tell me kung anong type of mode yung ating score distribution. Okay, makikita natin. Okay, may 48, 43, 43, 43, 43, 38, 38, 35, 35, 26, 20, 20, 14, 14, 10, 9, 8, 3, 1. Ay, sagot dyan. Anong sagot? Anong mode po iyan? Okay, so ano ba yung mga, pag sinabi kong mode again, di ba yung mode is frequently occurring, bumabalik-balik. Sir, ang daming bumabalik-balik. Okay, yung gusto kong bumalik is yung char. Okay, yung mahal ko. Char, yung kinuha ng iba. Huy! No, di ba? Okay, so ano po yung mode natin dyan? Okay, so ano po yung mga numbers na bumabalik-balik. Okay, so bumabalik-balik yung 43. Very good. Bumalik din yung 38, di ba? Bumalik din yung 35, tama? Okay, bumalik din yung 20. Yung 14 bumalik din. Okay, so may nakita ako, no? May nag-unimodal. May nag-bimodal. May nag-trimodal. Okay, iba't iba yung sagot. Okay, now. Okay, si 43 lang daw. Okay, yung mas maraming bumalik sa so unimodal siya. Okay, so Lord Kelvin, look at the question again. Okay, si 35 din, no? 43 and 35, dalawa sila na ikatlong bumalik. Okay, so meaning dalawang numbers yung ikatlong bumalik, that is bimodal. Nakuha? Okay, kahit bumalik si 14, kahit bumalik si 38, mas marami si 43 and 35. Si 43, tatlong number siya. Okay, tatlong, ikatlo bumalik si 43. Si 35, ikatlo din. Di ba? Si 38, dalawa lang. Si 14, dalawa lang. So, mas piliin mo yung mas maraming bumalik. So, dalawa lang yung mas maraming bumalik, si 43 and si 35. Okay, that's why bimodal siya. Alright, very good. Okay, so another example. Another example para mas ma-master. Okay? Please look at the numbers. Okay? Makikita po natin dyan. Okay, wag na kayong malito kasi the same lang po. The same lang po yung given natin. Okay? Bimodal pa rin. Okay? Bimodal pa rin. Okay, the same lang yung given ha. 43 and 35 pa rin yung sagot. Okay, nakuha. Okay, another example. Okay, ito. Okay. Ito. Sige, sagot-sagot kayo. Okay, maghihintay ako sa sagot niya. Sampalin ang sarili kasi learning is a painful process. Okay, sampalin eh. Ganun. Kasi gusto naman natin masaktan, 'di ba? Like kinahanap kita, 'di ba? Ganun. All right. Ano po ito? Okay, very good. Unimodal. Ang galing ni Anhao. Magta-top talaga ito. Okay, actually si Anhao po is one of the best students ko po. Okay, sa aking assessment, no? Sometimes ma-highest po ito, 'di ba, sa aking mga exam. Okay, so kaya magta-top po ito. 'Di ba, Anhao? Okay, sumigaw ka naman diyan, Anhao. Okay, alam ko, 'di ba? So gusto mo ba gusto mo na ba yung subject na assessment and how?
Okay, very good. Unimodal po siya. Alright, very good. Now, let's have this one. Okay, ito. Ano yung sagot natin? 48, 43, 43, 40, 38, 38, 35, 35, 26, 20, 14, 10, 9, 8, 3, 1. Okay. Sagot natin. Alright. Ang sagot natin is trimodal. Okay. Trimodal. Kasi si 43, si 38, and si 35, kalawa sila bumalik. Okay. May tatlong numbers tayo na ikalawa bumalik. Okay. Very good ni Ano. Okay. Maybe na-discuss na ko to, Ano. Diba? Sa ating subject. Okay. Now, please answer. Okay. What measure of central tendency does 25 represent? Okay. Answer. Ang sagot natin. Ano daw yung 25 dyan sa score distribution? Yung 25 ba is mode? Yung 25 ba is median? Yung 25 ba si mode and median or mean and mode? Ano ba si 25 dyan? 25 po dyan is yung age ko po. Okay, so I am 25 years old now. Okay, kaka-birthday ko lang last September 30. So, happy birthday to me. Happy birthday to me. Diba? Okay. Yes, sir. Diba? Aww. Okay, I miss your section. Aww. Okay. 2-I1 na kayo, diba? Okay, ang sagot is letter C. Okay, mode and median. Ha? Huh? Okay, very good, Lord Kelvin. All right, mode and median siya. Okay, kapag in-arrange mo 'yan, si 25 dyan is median and si 25 din is mode. Okay, kasi ikatlo siya bumalik. Okay, so si mode siya and median siya kasi nasa center siya. Nakuha? Okay, so let's arrange. Ito po yung arrangement. Okay, so nakikita po natin yung nasa center is 25 and si 25 din po yung bumabalik-balik. So, mode and median siya. Nakuha? Okay, mode and median siya. Amazing. Okay, now, let's talk about negatively skewed. Okay, so last topic na po ito. Okay, last topic na po ito. Alright, last topic na po ito, ha? Okay, kasi marapit na tayo magwa 1 hour. Alright, so negatively skewed. Okay, pakisabayan niyo ako. Okay, ganito po yon. Okay, ganito po yan. Okay, makikita po natin, ito po yung left hand ko. Okay, maybe opposite tayo kasi nasa ibang dimension ako ng mundo. Cheris. Okay, so left hand po ito. And ito po ay right hand. Alright, so dapat po, nakatitig siya, chart. Nakatitig siya sa mukha mo. Okay? So dapat yung palm mo, naka-atubang, di ba? Ano yung atubang? Nakaharap, okay? Nakaharap sa mukha mo. Ganun, no? Ito po yung left hand ko. Okay, pag sinabi kong left hand, okay, ito po yung negatively skewed. Okay, kapag left, ha? Negatively skewed. Okay, now kapag right naman, right hand, positively skewed. Okay, right positively, left negatively. Okay, he left me negatively. Oh, ganun. Okay, huwag kalimutan. Basta left negatively. Okay, iniwan niya ako negatively. Charis. Okay, so right positively. Okay, right positively. Okay, now makikita po natin saan. Okay, so look at me. So magsa-start tayo sa negatively skewed, 'di ba? Pag sinabi kong negatively skewed, right hand or left hand yung gagamitin? Left hand. Okay, nakuha. Left hand yung gagamitin natin. Okay, so dapat naka-face siya yung left hand mo. Okay. So always remember, guys. Always remember na kapag left hand, okay, magsa-start tayo. Yung left hand po, pag negatively skewed, yung pinakamaliit na finger mo, yan po yung mean. Nakuha? Mean po yun. Yung pinakamaliit. Okay. And yung nasa gitna, si median. And si mode po, yung pinakamataas. Okay. So now, i-question po ito ni PRC. Okay. Ang tanong po, which one is negatively skewed? And yung choices, ito po yung nasa ibaba.
So, okay, mean is less than median, less than mode. Yan po yung mga question na ito. So, dapat alam mo kung sino yung mataas kapag negatively skewed. Okay, please remember, pag negatively skewed, yung mas mataas is mode. Okay, yung mas maliit si mean. Nakuha, ay nasa center median. Okay. Na pag sinabi kong left hand again, that is skewed to the left. Okay, kapag left hand yung ginamit mo, skewed to the left. Okay, meaning negatively skewed, you use your left hand, meaning skewed to the left. Nakuha? Okay, so pag sinabi kong negatively skewed, maraming students dito ang nakakuha ng high scores. Okay, and pakisulat dyan, kapag mataas yung mode, mga high scores po ang nakukuha ni students. Okay, means majority of the students got high scores. Pag sinabi kong negatively skewed, kapag mataas si mode nakuha. All right, yan po iba. Okay, nakikita na po ba ako? Okay, so bumalik na tayo. Okay, so pasensyahan niyo na po kasi medyo hindi masaya yung internet namin dito. Okay, shout out sa ating internet dyan. Okay, so again, balikan natin. So kapag yung students guys nakuha ng high scores, negatively skewed or positively skewed? Sagot natin, negatively skewed. Okay? So, hindi ibig sabihin na kapag word na negative, negative na agad. Okay? Sa assessment po, magkaiba po yung concept dito ng negatively. Okay? Negatively skewed po dito, meaning, good po yung students. Okay? Mataas po yung scores ni students. Okay? Alright. Now, hindi ibig sabihin din kapag positively skewed, positive na siya. Okay? Di ba? Yung kapag nagpa-positive ka sa COVID, okay, good ba yun or bad? So, merong positive na bad din. Okay? So, parehas dito. Pag sinabi kong positively skewed sa assessment, yung students po nakakuha sila ng low scores, meaning poor yung scores nila. Okay, now, look at po sa ating ginamit na mga fingers. Okay, na ginamit na kamay. Right hand po. Okay, gamitin nyo yung right hand nyo. Ang pinakamataas na dito is si mean. Di ba? Si mean na po yung mataas. Okay, kapag si mean yung mataas, positively skewed po siya. Si mean po yung mataas, low scores po yung students. Nakuha? Kapag si mode yung mataas, high score si student. Kapag si mean yung mataas, low score si student. Okay, pag sinabi kong positively skewed, right hand. Okay, skewed to the right. Okay? Okay, now kapag ginamit mo yung right hand mo, positive, negative. Pag ginamit mo yung right hand mo, positive, negative. Positive. Kapag ginamit mo yung left hand mo, positive, negative. Negative. Okay, nakuha. Okay. Now, balikan natin yung mga kamay-kamay natin para hindi po tayo malito. Okay. Now, nakikita po natin. Okay, ganito po yung forma. Okay, di ba? Ganito yung forma. Okay, nakita nyo. Ganito po yung forma niyan. Okay. So, always remember po, yung mean po, always po siya sa right. Ano mean, sa left, okay? Magsa-start po yung mean sa left talaga. So, meaning, saan yung left dito? Ito. Si mean po ito. Okay? And then dito, saan yung left? Ito. Si mean din ito. Okay? So, meaning itong dalawa, si mean po ito. Okay? Kasi si mean, magsa-start always sa left. Okay? So, mean, median, mode. Okay? Ito po yung left ko ha, dito po. Dito po yung left ko. Okay? So, mean, median mode. Always po yan. Okay, now, if gagamitin ko yung left hand ko, saan si mean dito? Ito. Di ba? Si median ito, si mode ito. Kasi magsa-start talaga si mean dito sa left.
Okay? Now, kapag si right hand naman yung gagamitin ko, saan yung left dito? Ito. No? So, meaning, si min ito. If mataas si min, ano ito? Anong ibig sabihin kapag mataas si min? Low scores or high scores? Kapag mataas si min, low scores. Okay, very good. Now, kapag ito naman, yung left hand yung gagamitin ko, si min ito, mababa si min, and mataas si mood. Meaning, anong ibig sabihin? High scores. Okay, nakuha ba yung positively, negatively? Nakuha ba? Okay, question. Okay, it means majority of the students got low or poor scores. Okay, sagot kayo negatively, positively. Again, students got low or poor scores. Negatively, positively. Answer, positively. Okay, pag low scores, positively. Okay, para matandaan naman, okay, para hindi malito, okay, ito na lang. Poor scores, poor, positively. Okay, positively skewed, poor scores. Nakuha? Amazing. Now, pag sinabi kong skewed to the left, okay, pag sinabi kong skewed to the left, ano yung gagamitin na hand? Left hand or right hand? Okay, pag left, skewed to the left hand yung gagamitin. Diba? Na makita po natin dito, no, kapag left hand yung gagamitin, sino yung mas mataas? Si mode. Okay, so meaning kapag si mode yung mataas, positively, negatively. Negatively. Okay, very good. Negatively, very good. Now, pag sinabi kong skewed to the right, positive, negative, skewed to the right. Positively. Pag sinabi kong got high scores yung student, okay, malalaki yung scores ng student. Sagot? Okay, that is negatively skewed. Okay, nakuha. Okay, hearts-hearts naman, if nakuha naman. Okay, hearts-hearts, if nakuha naman. Alright, so we are done. Tapos na po tayo. Okay, tapos na po tayo. Alright, so mas marami pa po tayong live, no, na mga upcoming live sa aming YouTube channel. Okay, if na naka-learn naman tonight, okay, paki-chat naman ng hearts siyaan. Kasi hindi na ako naka-receive ng hearts. No, last year pa, guys. Like, gusto ko ng hearts ngayon. Okay, so paki-comment. Okay, thank you so much, Ella Evrado. Okay, thank you so much, guys, for watching. Okay, so please don't forget to, if hindi pa kayo nakasubscribe, okay, please subscribe, hit the notification bell, and don't forget to share. Charis. Okay, thank you so much, Ella Evrado. Okay, Charlotte. Lord Kelvin, thank you so much. And Charlotte Domdom, thank you so much. Anhao, thank you so much for watching. Alright, so I really enjoyed tonight. Okay, thank you so much po sa ating mga viewers today. Okay, na nakasubaybay sa ating pa-free lecture. Okay, so hanggang sa muli, guys. Okay, so let's wait po sa another announcement, another schedule for our live. Okay, thank you po and God bless you always. So good night. Bye-bye! Thank you, Ma'am Ella. Thank you po, Anha. Bye-bye. Thank you so much sa mga hearts. Bye-bye. Paki-share ha, paki-share. Bye-bye.